Sa basic counseling skills training po na ginawa sa districts 1 and 2, maraming salamat po, halos sa 90% o 95% ng parokya ko ay nagpadala. Kaya maraming po salamat. May mga ilan lang na hindi nagpadala ng kanilang representative doon sa counseling. Yung pong training na yun ay mauulit pa kasi po ina-update natin yung mga counselors at para mas ready sila sa kanilang ginagawang gagawin na tulong sa CFL. Paano po ay information po, last week po ay napasa sa committee level sa Congress ang anti-discrimination bill sa committee level po, sa yung gay rights po na tinatawag na. Nakalapas na hindi po napansin dahil ang media ay sa mga masapano na po. Pero yung sa gay rights, lumagpas na po siya ng committee level. So, plenary na po siya. Parang yung nangyari ng RH bill na dating Taiwan po kasi na walang masyadong ingay, walang aksyon na po. At ano po yung naman ng anti-discrimination? Parang sa, nabanggitan po sa akin eh, pag tumitig ka lang ng hindi maganda sa isang gay, mayroon siyang penalty at mayroon na... So bakit worried ang Commission ng Family and Life dito sa gay rights day ko? Dahil po pwede siya magpukas po ng same-sex marriage kapag may pantay ng karapatan, ang mga... Pantay naman ang karapatan nyo po, pero iniisis nila na talagang may karapatan sila. Eh baka po ito yung magpukas ng... Parang inihahabol po nila sa term ni Pinoy, ano po kasi madalis na umabilis na napasay marriage bill. Ngayon din po March ay nakakalendar na po ang divorce bill sa committee level. Ano po, third week, pag-uusapan na yung divorce bill sa committee level. Kaya po, kaya rin yung ating labay buhay to create awareness na maraming parang anti-diet campaigns sa ating pamahalaan na natinig sa Kongreso. Ano po, recommend ko lang po na ang ating labay buhay, ito nang may January pa, ay pinag-uusapan na, ano po, February 28 po, tuloy po yun, araw po ng Sabado, alas 6 ng umaga ang simula. May mga vicarage po na magsisimula ng isa ng 6:30, pero more or less sabay-sabay po tayo. Pinalagay na rin namin sa dyaryo, ewan ko kung nabasa po nyo sa Evening Star, yung labay buhay na para sa pag-create na ng awareness. So sana po yung mga vicarage po na hindi pa nag-organize, karapa po tayong dalawang linggo para i-organize. Kasama po ng Lakbay Buhay, meron po manifesto signing na gagawin at the end of the Lakbay Buhay. Kumbaga, magpuproduce po kami ng malaking tarpaulin na sasagna ng mga tao at ilalagay po sa isa sa o kung sino man yung main paris ng vicarage para lang may paalaala sa mga daan. Ano po? Kaya gagawin po yun during the Lakbay Buhay. Meron din po kami signature campaign na i-prepare para sa bawat parokya para makakuha ng mga signature patungkol na po dito sa mga lumalabas na ito. At ipapadala natin sa mga congressman. Yung ating congressman ng District 3 ay maingay na sumusuporta sa gay rights. Ano? Kaya po, taga rito sa atin. Ano po? Kaya sana yung mga ganong bagay ay makatulong para sa... Okay. So, sa darating po Saturday, darating 21, sa aking po sa pila, ay may final meeting po ang mga district at vicarage coordinators para po magunat ng preparation ng bawat vicarage at ang district po. Kaya sana po padaluhin natin yung mga ginagawa natin. Maraming po sila. Salamat po, Father Louis. Sa Yerkulis po, Yerkulis ng ako, yung pong kolekta doon ay sinusulit po natin sa Chancery, sa Diocese, para po yun doon sa Pass to Bid program. So, ang aking pong gustong bigyan ng tingin ay para po pwedeng bago mag-kolekta sa loob ng visa ay mabigyan ng emphasis na
yun pong matitipid nila sa araw na yun, yung kanila na gagawin pagpapasting, may convert po yun bilang dagdag sa ihuhulog nilang kolekta, sa kolekta para po yun sa Pass to Feed program. So, ang ating pong diocese ay number one beneficiary nung Hapag-asa Feeding Program. At yun po yung kolektang yun pagka as Wednesday, yun po ang itinutustos doon sa programa ngayon. So far, ay meron po tayong nag-undercourse sa Feeding Program na ito sa Laguna, sa Dyson Pablo na mahigit 14,000. So, yun pong ating programa ito, yung Assisi Foundation at saka Pondo ng Pinoy. Ang showcase po ngayon ng Pondo ng Pinoy at Assisi Foundation ay yung Diocese of San Pablo. Yun po yung ipinalalabas din ang showcase sa mga member dioceses. Sapagkat buo po, komprehensibo yung programa natin hinggil dito. Kaya po, dun po sa evaluation, kompleto ang program natin, pero hindi naman tayo ang pinakamalaki na contribute dun sa Pass to Feed program. So ako po ay nag-appeal sa inyo, sa lalang po ng obispo, na sana'y tayo makapag-contribute ng mas malaki sa pamamagitan ng katisismo na gagawin ninyo para po mas magumagulog ng mas malaki. Yun po yung bunga ng pagtitiis na yung fasting na gagawin ng ating mga PNS, yung ating mga people sa As Wednesday. Marami salamat po. Yes, my friend. Oo, yung main collection po. Yung main collection po. Kung gusto po yung second collection, hindi sasabihin po yung main collection ay bibigay sa pastupin. At yung second collection ay yung matitipid din nyo sa fasting ay pastupin pa rin. Thank you, partner. So,